most logic idea na pwede mong lagi iniisip? Even mo maroon? Wala lang akong maisip, mga minamahal na kapatid, na pinaka-logic na pwede kong gawin sa buhay ko ito. Ako ay isang married man, maraming anak, meron na rin ako, okay? Marami akong gusto pang mangyari. At dito sa ating ministry, nandito ako every Sunday. At hindi lang every Sunday, yung hindi ba ang isip ko ay hindi lang every Sunday nandito, ano? Okay. One of the most logical thing na kailangan kong gawin is isipin at laging hanapin ang mga bagay patungkol sa kingdom ni Lord. Hindi pwedeng hindi natin sa iisipin, mga minamahal na kapatid, because the praise God's kingdom or the kingdom of God 70 times na nakalagay sa Bible. And the praise the kingdom of heaven is 33 times na nakalagay sa Bible. Kaya pag na-miss natin ito, naku, hindi, actually, hindi pwedeng ma-miss. Okay? Kasi kaya ganun karami yun, ay sinasabi ni Lord na kailangan nyo ito. Yan. Mga minamahal na kapatid, it seems na maraming mga logic na bagay na iniisip ng mga tao ngayon. Ang akin po kapatid, sa yung the original tree, yung aking dalawang kapatid mo kasi na talagang pareho ng tatay at nanay ko is dalawang babae. Yung pinakabunso po namin, yung isa si Jocelyn. Si Joy. Para madaling matandaan, si Kilin. Parang lalo mahirap natin. Kamagalit yung mga pamangkin ko sa akin, si Tito. Yeah. Yung isa naman, si Risa, si Isa. Ang inyong harap ngayon ay si Tutu. Si Tutu. Toto naman daw. May takot na siya pag siya ay pupunta sa school kasi siya po ay isa sa mga nangangasiwa ng kanting doon. Yan, yung mga mix-mix. Shake-shake. Oh, siya yung mix-mix tuloy. You know? Ano? Shake-shake doon sa kanilang kantin ay siya ang magmamahal doon, ano? And it so happened na may dalawang estudyante na nagbibili sa lugar ng signal. Diyan din po ako nag-second year. Parang pagka ang tao, parang mga tao depressed na, ano? Pinaka-logic na niyang gagawin, magpakamatay. Yung idea ng gano'n. Kaya sabi niya, paano kaya yan? Pag mag-CCR siya mag-isa, hindi na niya alam paano gagawin ito. Kinakabahan at matatakot na siya. So, sa ibang tao po, mga minamahal na kapatid, pag na-depressed, pag sobrang nalungkot, ang nagkaroon ng anxiety, naraisip nila, ay mawakasan ko na ito sa pamamagitan ng pagbibigay. Dalawa silang babae, grade 8 pala silang narito. Second year eh. Second year. Okay. Katatapos na ng eleksyon, meron na namang pinatay. Bakit gano'n pagka meron isang kandidato na natalo, ang logic niya is, patay ka sa akin. Yung nanalo, no? So, ayon sa malita natin sa TV, meron na naman isang nanotin. Bakit gano'n may kanya-kanyang logic ng mga tao? Pero ngayong umaga, mga minamahal na kapatid, gusto kong i-share sa inyo na kung merong pinaka-logic na bagay na gagawin ka sa buhay mo, is get the kingdom of God. Wala na akong alam. The greatest idea, the most wonderful idea, the most greatest work you can do in your life is to receive the kingdom of God. Kaya ngayong umaga, mga minamahal na kapatid, yun po yung ating pinaka-topic. Alright? So bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, sangalan po na rin anak na si Jesus. Asasaga ng patnubay na iyong banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay muling dumara po sa iyong trono ng biyaya para
hingin, Panginoon, na amin pong makuha, amin pong maunawaan ng lubos, kung ano, Panginoon, ang nais mong gawin namin sa mga susunod pa na araw ng aming buhay. And Lord, alam ko po na sa maikling panahon, sa maikling oras, Panginoon, ng aming pagtalakay, ay hindi maikli. Hindi walang kabuluhan, Panginoon, ang aming mapag-uusapan. Ang totoo, Lord, wala na po akong maisip na mas dakilang bagay pa na pwede natin gawin sa buhay namin kahit dito sa MCC Bambang Family, kundi tanggapin, maniwala, at siguruhin namin na kami po ang nagbubuhay sa ilalim ng iyong kapangyarihan at sa iyong kaharian. Lord, hayaan mo po na masumpungan namin ang beauty nito, ang power nito, Panginoon, ang presence nito, position niya sa aming mga buhay. And this is what we pray in Jesus' mighty name, and everybody says, Amen and Amen. Alright? Muli, bago tayo bumasa ng mga verses, ay tingnan natin yung tatlong bagay na bakit napaka-logic ng kingdom ng Diyos na maranasan ko at ng lahat ng tao. Number one, kasi ang kingdom ni God is, masasabi ko, no opposition. Wala siyang pwedeng maging opposition. Alright? Yun po yung beauty ng kingdom ni Lord. Wala siyang opposition. Alright? Mamaya po siguro ay mapapaliwanag natin kung ano ibig sabihin na walang, ang kingdom ng Diyos ay walang opposition. Kasi dyan, hindi natin maiwasan na isipin na bakit mayroong isang tao na nakatagpo ng kayamanan dun sa isang bukid. Tapos, anong ginawa niya? Bumalik siya. Umalis siya, di ba? Sa lugar na yun, tinabura niya ulit. Hindi nakita niya kayamanan, di ba? At binenta niya lahat. Binenta niya yung bahay niya, yung sasakyan niya, pati pusa niya, pati yung daga. Lahat ng bagay na nakikita sa bahay niya, nasa kapaligid niya, sa mabuhay niya, binenta niya lahat. No? Kasi there should be no opposition. Hanggang usapin ay kingdom ng Diyos. Sa buhay ko, dapat ganun. Sabi mo sa iyong katabi, dapat ganun. Walang oposisyon. This is it. Ito na yun. Alright? Kung ikaw ang estudyante, nag-aaral ka, get the kingdom of God. May negosyo ka, get the kingdom of God. At tapos niyo po palang ikasal, get the kingdom of God. There should be no opposition. Right? So, sabi nung isang nangangaral na naisip ko na, narinig ko, sabi niya, it's good that we are under God's grace. Tama po? Ang problema lang kapag ang tao, sometimes, hindi lahat, pag nasa inalim na po ng biyaya, ang kasalanan nakaplano. Under grace naman ako. Sambang barbending mga inuman. Under grace naman ako eh. At yung naisipan ko yung mabuti, sinabi, may idea. Tama po. Pero ang alam ko po talaga, sa aking pag-aaral ng above grace, is lalo kang lumalayo sa kasalanan. May under grace ka. Kasi na ramdaman mo, na experience mo, gaano kalalim yung pagmamahal, kahabagan, biyaya, at favor ng Panginoon. Alright? So sabi niya, yun ang mahirap si grace. Sabi niya, ang kasalanan ng taong under grace is nakaplano. Kasi wala na, under grace naman ako eh. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. God's kingdom has no opposition. Right? Wala siyang pwedeng maging kaagaw. Okay? Pag-isip mo pa lang sa umaga, God's kingdom. Patanghali na, God's kingdom. Gabi na, God's kingdom. Matutulog ka na, God's kingdom. Alright? Pangalawa, bakit logic ang pagkakaroon natin ng kingdom is it has no obstacles. Alright? Sabi natin, walang obstacles. Ang humarang sa kaharian ng Diyos, patay.
Hello? At sa dami-dami ng verses na binasa namin sa mga nakakaraan, ang kaharian ng Diyos will be an ending. Walang wakas. It will always progress. It will always prosper. Okay? Hindi pwede harangan niya kahit na sino. Even the devil himself. Alright? So, pangatlo, God's kingdom has no overcomer. Every enemy of God's kingdom will lose. Every enemy of God's kingdom will die. Hello? Hindi pwede, no? Kaya nga, napaka-logic sa ating lahat na mag-isip, am I under God's kingdom? Kasi God's kingdom has no opposition. Should be no opposition. It has no obstacles. Nothing or no one can hinder it. Walang pwedeng humarang. Diba? Kung hindi pa man nangyayari yan nga, sa time natin ngayon, huwag kayo mag-alala. Hanggang Revelation niya. God's kingdom nag-start ng Genesis 1:26. Hello? At dumaan sa mga prophets, even sa ilan sa mga books ni Moses. Okay? Tapos sa apat na Gospels, hanggang sa Revelation. Okay? Meron doong nasusubukan tayo na tinatalakay ay God's kingdom. Walang pwedeng humadlang dyan, no? There are no obstacles in God's kingdom. Yan. At wala ding overcome. Alright? Siguro yung mga idea mo na sa sabihin ko lang muna sa inyo. Ano? Okay. Bago tayo magbasa ng mga verses. Mga minamahal na kapatid, no obstacles kasi nothing, everybody say nothing, and no one, everybody say no one, can hinder God's kingdom. Mga minamahal na kapatid, si Satan at si God ay hindi sila in competition. Okay? Hindi kailanman nangyari na naglalaban yung dalawa. Okay? Pero talagang ang makikita natin is una, ito yung hindi ko alam kung dito yung una at pangalawa eh. Okay, kasi ang isang idea is ang lahat ng ginagawa ni Satan ngayon ay kinokontra lang niya lahat ng ginagawa ng Diyos. Ulitin ko po ha, hindi pwede si Satan muna tapos gaganti si Lord. No, walang ganyan idea sa Bible. Alright? Sino naniniwala na bago si Satan sila, si God muna? Una munang gagawa ang Diyos, tapos lahat ng ginawa ng Diyos gusto ko sa akin ni Satan. Alright? Isa po yun sa mga idea. Pagkala mga idea is, God and Satan is never in competition, kaya parang ganito ang nangyari. Sige, Satan, ano man ang gawin mo? Alright? Ano man ang gawin mo sa daigdig na ito, right in the midst of it, I can work. Okay? Sa gitna ng pinagagagawa ng kaaway, ay gumagawa at umikilos ng ating Diyos. Kaya hindi pwedeng may obstacle. Alright? Hindi na kailangan tanggalin yung naglalagablab na apoy doon sa tatlong magkakaibigan. Siyandra, Meshach, at Abednego. Para mapatunayan na si Lord pa rin ang nagahari. Sapagat ang tignan nung hari, yung tatlong magkakaibigan ay pinatapon sa pulon na merong galit na apoy. Alright? Yun ay ginawa bilang trabaho ng kaaway ni Satan. Eh, kasi man naman eh. Pinasasamba yung magkakaibigan doon sa pinatayong statwa ng hari. Okay? Eh, hindi papayag yung magkakaibigan kasi wala sila sasambahin kundi ang Diyos lang.
Amen? God's kingdom has no opposition. Right? So, nakita ng hari na sino ba yung kanyang kautusan ng lahat ng mga general niya, lahat ng mga senador niya, pati mga kongresista niya, isinungong si yung magkakaibigan. Shadrach, Meshach, Abednego, at mayroon kasi magkakaibigan si Daniel. Alright? So, hindi kinakailangan, hindi maranasan ng magkakaibigan na sila ay nasa gitna ng apoy. Sapagkat kahit sila ay nasa gitna ng apoy, hindi man lang nag-uusok yung kanilang damit. Bakit? Kasi nandun yung king of the kingdom. Kung sinipin ng hari, sandali, tatlo lang. Pinatapon natin, bakit apat na sila? Nandun doon na si Jesus. Hello! Hello! Amen! Hindi na kailangan alisin yung ginagawa at nakagawa ni Satan. Right on the means of it. God can work. Hindi na rin itong laban si Lord kay David. Lahat ng gawin ng David, kaya gumawa ni Lord sa gitna nun. Hindi na kailangan alisin yung mga leon doon sa kulungan ng leon para hindi makagat si Daniel. Okay? Kung hindi nyo panabasa yung kasalanan nyo, hindi ko nababasa. Just joking. Hindi na kailangan alisin yun. Nandun doon yung mga gutom na leon. Ibinagsak doon si Daniel. Pero si Daniel ang sarap ng tulog ng gabi yun. Siguro nga, yung isang leon doon nag-offer. Daniel, wala ka bang kunan? Ako na lang kunan mo. Hello? Right in the midst. On the devil's work, God can work there. Huwag kayo mag-alala. Alright? God's kingdom has no opposition, not no obstacles. Alright? Ano man ang gawin ni Satan sa buhay natin, kayang gumawa doon sa gitna doon ang ating gusto. Marami pa! Actually, kung minsan, masama muna yung nangyari. Sabi po ng isang international na mangangaral, kung siya naman sumulat ng Biblia, hindi niya ilalagay yung mga masakit sa mata at masakit sa tiyanga. Na kasi almost 95% na po ang nakalagay sa Biblia is ano muna, masakit muna ng ano. Si David, nag-aasala kay Bathsheba. Sino yung nagkanulo kay Jesus? Si Peter? Tatlong message tinatwa? Si Judas? Sabihin mo sa akin ng pangalan, meron munang bagay na pangit. Meron bagay na pangit na nakalagay dyan sa Bible. Kaya nangyari sa akin, lalo ko naniwala sa Bible kasi yung Bible ay totoo. Amen? Hindi lahat lang ng maganda ang nakalagay sa Bible, pati yung pangit, pero yun ay totoo. Okay? Kaya nga maramdaman na kapatid ng God's kingdom. Amen in sin. Nandito pa ba kayo? Sigurado ba kayo na nandito pa kayo? Kahit sa gitna ng kasalanan, kahit mismo doon sa presente na ng kasalanan, nandun na mismo sa gitna noon, andun doon din si Lord. Kaya kung nag-iisip kayo na siguro naman hindi ako makikita, mag-disguise na lang ako. Pasok ako doon sa beer house. At magtagay-tagay ako doon. Gusto ko sabihin sa'yo kapatid, kasama mo si Lord doon sa beer house. Pinapanood ka. Right in the midst of sin. Ano ba sabi ng Bible, hindi kita iiwan?
Hindi kita mababayaan. Saan ka magpunta, nandun ako. Alright? Birthday ng tropa. Iyayaya ko mag-inom. Ikaw pa yung taga-taga, yun. Siguro kumaharap ko ng salita lang si Dan Chinor doon. O, nasan niyo sa akin? Nakikipag-marites ka, no? Ando si Lord sa gitna niyo. Nakikinggan ka. Nakikinig si Lord. Ando sa gitna. Even in the midst. Kaya wala. Guys, sabihin ko ba ito? Hindi ako natatakot kung gumagawa kayo ng kasalanan. Nandun sa gitna niyo si Lord. Yun eh po. Hindi ko tatakla. sino ba yung iniisip ko na kanina na ano? Ah, si ano? Si Sakeyo? Sino ba yung ibinalik niya ng apat na ulit. Emilius na yun? Oo, sa Sakeyos. Ah, sa gitna ng kanyang pagkasala sa isang kasalanan ng tao. Nangungas siya ng tax sa mga tao pinapatungan niya ng ilang beses. Tapos, yung supposed to be na para lang sa government, noon, yun lang ang bibigay niya. Pero yung the rest, kanya niya na yun. Kaya natapat na si Jesus eh, doon kumain sa bahay niya. Pinablan siya. Lord, kung meron po akong nadaya, ibabalik ko ng apat na beses. At kalahati ba ng yaman niya, makamigay niya sa mahiliran. Alam mo ano nangyari doon? Pinablan siya. Nakakaya kay Lord. Hello? Yes. Kung magawa ka ng kasalanan, tatanggit ka kayo. Ay, naalala ko, sabi ko, oh, maan. Si Lord, yun lang ang gagawin niya, isasamahan ka lang niya. Ang masarap doon, nakapangako sa Bible yun. Right in the midst of you doing sin, ano yun si Lord? Kaya in God's kingdom, mga palama, it is a very logical. It is the most important thing na tamang mangyari sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat. Matthew 6:33, seek ye first what? The kingdom of God. It is the most wonderful idea. The most logic. Philosophy. Everybody say philosophy. Kayo, ano ba philosophy niyo sa buhay? Kasi philosophy means philo means love. Sophie means idea. Philosophy means you are loving an idea so much na kung ano yung idea yun, yun ka na rin. Philosophy. Amen? Ano na ang philosophy nyo sa buhay? Okay. Alright. God's kingdom is the most important philosophy in life ever. Yan. Okay. Pero siguro ginatin ito. No? Matthew chapter 11. Verse 11. Matthew chapter 11, 11 to 14. Ano? Lahat po na sinabi ko kanina at lahat na sasabihin ko pa ay nakapaloob dyan. Why? Kasi marami na mahal na kapatid. Hindi ko alam kung inihanda tayo ng Diyos for the next year. Hello? Na bago dumating ang 2024 ay talagang punong-puno na ng idea ng God's kingdom ng ating isip at ating puso. Kung sa bagay, ayon sa pag-aaral, yung puso daw natin, yun yung ating subconscious mind. And whatever na nasa loob ng ating subconscious mind, yun ka. Yun, ano yung nandiyan dyan sa subconscious mind mo, which is the heart, yun ulit sa pag-aaral, yun ang gagawin mo.
yun ang titingnan mo, yun ang sasabihin mo, doon ka pupunta, whatever it is. Kapag kapasok mo yan sa subconscious mind, papunta ka dyan. Alright? Kaya mga minamahal na kapatid, kung ako sa inyo, gagawin mo na ang lahat ng paraan na paano makakarating sa subconscious mind ko, yung mga bagay na dapat kong gawin, sabihin, salitain, hanapin, at lagi iisip. Alright? Para maging maayos at maganda yung ating buhay. So, ano sabi sa Matthew chapter 11? 11 hanggang 14. Kung meron po akong mahalagang message, ibilang nyo na po ito. Anong message to? Logic. Sabi po ng Matthew 11:11, truly I say to you, among those born of women, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. Walang isa man na mas higit pa kaysa kay Juan Bautista. So lahat ay pinaganap ng mga babae. Okay? Yet the one who is last in the kingdom of heaven is greater than he. Pero ang pinakamababa sa panghahari ng Diyos ay mas higit na nakira kaysa kay Juan Bautista. Sino sa atin ngayon, you believe with all of your heart na ikaw ay nasa inalim na panghahari ng Diyos? Si John the Baptist is siya yung nag-introduce. Okay? Actually, kasakasama niya si Jesus ng panahon niya. Pero one thing for sure, wala pa siya sa loob. Kasi minsan, kung naalala niyo, nagtanong pa si John. Pinasubo niya yung kanyang mga alagad. Pero pa tayo yung pamilihin na nabisaya. So, ibig sabihin, marami na mahal na kapatid, nandoon si John the Baptist, pero hindi siya nakapailan. So, tuloy natin. So, verse 12. Hindi nyo, no? Kung ikaw yung pinakamababa sa kingdom of God, mas mataas ka pa kayo sa kay John the Baptist. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. Suffer violence and violent men take it by force. Alam ko po na ito ay nabasa na natin. Matthew 11, 12. Mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Mga minamahal na kapatid, yung mga taong mararahas, yung mga walang mundo, yung walang mga... Yeah. Pati sila ay gusto makapasok sa kaharian ng Diyos. Guys, gusto ko makita nyo to. Even the atheists themselves, halukahin mo yung puso niya. Isang bagay ang inahanap niya, yung kingdom ni Lord. Nasa loob siya ng isang disco. Sayo-sayo siya doon. Pero sa totoo lang, kasi nakakaranas siya doon ng peace, nakakaranas siya doon ng katawaan happiness. Pero deep inside, hindi yun ang nagiging paraan lang yon para maging masaya siya. Pero ang talaga kung ba masaya sa kanya, yung kingdom ni God. Lahat ng tao dito sa mundo, 8 billion plus na tayo. Isa lang ang hinahanap natin lahat. Yung masakop tayo ng paghahari ng Diyos. Because in God's kingdom, unlimited yung peacefulness. Unlimited yung joy. Minsan, may pumapatak na luha. Sa kanang mata, 5 luha ang pumatak. Sa kaliwa, 3 lang. Basta may luha. Pero pag under ka ng kingdom ni Lord, there is joy. Lahat ng tao religious o mga minamahal na kapatid, lahat ng taong nasa kalye, lahat ng tao kahit yung nandoon sa Malacanang, hanggang sa mga taong natutulog sa ilalim ng gulay sa mga bangketa, isa lang ang hinahanap ng puso nila, kingdom of God. Alright?
Kaya, ano sabi natin sa unang-unang puntos? God's kingdom has no opposition. Isa lang ang hinahanap ang lahat ng tao sa daigdig. Yung sila ay mapag-harian ng ating Diyos. Binasa ko kanina, no? Matthew 11:12. Sabi niya rito, wala sa mga araw ni Juan na taga-bautismo hanggang ngayon. Sabi natin lahat hanggang ngayon. Ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok. Kahit na sino tao siya, gusto niya makapasok sa kingdom ni Lord. Kung ano-ano pinagagawa niya sa buhay, nag-a-addict-addict siya. Kasi hindi siya satisfied sa kahit anong nangyayari sa kanyang buhay. My idea is this. There is no opposition in God's kingdom. Kapatid, kapag hindi ka pa satisfied, sa buhay mo ngayon, parang lagi na lang walang kapayapaan, at isang dalawa, kulang pa yung idea mo about God's kingdom or wala ka pa talaga sa kingdom. Any person who has understood the kingdom of God, she or he will always be satisfied. Guys, maniwala kayo sa akin, yung kanyang confidence, everybody say confidence, yung kanyang peacefulness, everybody say peacefulness. Ano pa? Yung joy sa kanyang buhay is always there. Kapag hindi na niya makalimutan or naintindihan niya mabuti, naunawaan niya talaga kung ano yung kingdom ni Lord. Nandoon na yung satisfaction, sabi nga, you are so brave na harapin ang buhay. Alright? Hindi ka natatakot na mawalan ng blessing. Saan ba yun? Yung boldness, confidence, self-esteem. Sino dito mahihain pa hanggang ngayon? Walang umamin. Ayan yung umamin kasi nahihiya kayo. Yung mga tao kung alam ko na malalim sa paghahari ng Diyos at mataas na yung kanila self-esteem. Kumpiyansa. Actually, kung si Pablo patatanimin natin eh, pati sa kamatay, hindi siya natatakot eh. How to be believe is Christ and to die is King. Why? Kasi si Pablo ang isa sa mga nagtuturo at nangangaral ng kingdom. Sabi ko na po sa inyo kanina, 70 times na nakalagay sa Biblia yung kingdom of God. 33 times nakalagay sa Bible yung kingdom of heaven. And most of the teaching about kingdom of God and kingdom of heaven, makikita mo sa mga sulat ni Pablo. Kasi po, ang libro ni Pablo sa Bible ay almost 27 yung New Testament, no? New Testament books, 27 yan. Yung 14 kay Pablo. Hello? So, ang dami niyang binasa, ang dami niyang isinulat sa Bible. Alright. Are you learning, guys? The most logic idea you can do in your life is to seek the kingdom of God. Alright? Ito na yung pinaka magandang idea. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kondisyon, ano man ang sirkumstansya, seek God's kingdom. Magandang paliwanag na yung kanta natin. I speak Jesus over every heart and every mind. Jesus, you
pangalan ng Jesus ay kailangan na isisigaw mula sa mga bundok hanggang sa mga kalye, streets. Jesus for my family. Amen? Alright. Yan. Pinagin mo oras natin. Alright. The kingdom message is the most reasonable message you should hear. Hello. Kapag pinakikinggan mo at inaalam mo yung paghahari ng Diyos, diyan yung pinakamakatwiran na bagay na ginagawa mo sa iyo. Hello? Hello? So, sige. Sabi, tuloy natin ang basa natin. Ang best na nga natin mo, basa natin. Eh, no? 13. Matthew 11, 13. Oh, break every chain. Break, kanta to eh, music. Break every chain. For all the prophets and the law prophesied until John. Para talaga sa sobrang lalim itong pinag-aaralan natin ay, di ba? Lahat daw ng prophets. Sino mga prophets ang kilala ninyo? Lahat ng prophets. At saka yung law. Alright? Yung law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Prophets. Lahat siya. Okay? Hanggang sa kay Juan. 14. Matthew 11, 14. And if you are willing to accept it, God himself is Elijah who was to come. Para patunayan ko sa inyo, sabi ni Matthew, totoo niya si John ay siya yung Elijah na dumating. Hindi natin masyadong lalaliman yung pag-aaral natin yan. Ano ba ang gusto mong makuha namin, Pastor, yung idea no? Ang idea po is God's kingdom is from all the books of Moses unto the prophets. Bakit may prophets sa Bible? Kasi kailangan ng prophecy. Sabi natin na, prophecy. Prophecy is a story in the future. Or shall I say, ang prophecy ay history pero sa future pa. Kasi pag sinabing history, nakaraan na, di ba? Pero ang prophecy, kakaiba. Ang prophecy, ito ay history doon sa future. Ano mangyayari doon? Hello? Yan. So, sabi niya, lahat daw ng prophet hanggang kay Juan ay nagsasabi about God's kingdom. Luke chapter 16, verse 16. Tumitingin na po ako sa oras kasi baka dumakas tayo sa oras. Alright. Luke 16:16, ano sabi niya? Hanggang 16 yun. Ah, 16:16. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the gospel of the kingdom, everybody say gospel of the kingdom. Gospel is good news. Mabuting balita. Mabuting balita, ano ang nakalagay sa mabuting balita na nakalagay sa Bible? Gospel of the kingdom. Ang Ebanghelyo na kaharian. Kapatid, sa akin magpunta, mag-share ng gospel. Anong klaseng gospel? It's either full gospel, half gospel, one-fourth gospel, or no gospel, not the gospel. Ano sabi ni Luke? Gospel of the kingdom. Guys, kung aaminin lang natin, ano, ang sinishare natin, hindi yung sinasabi ni Jesus. Guys, here. Kasi in Matthew 4:17, ano ang sinishare ni Jesus? Prepare for the kingdom of God. Okay, magbago na kayo ng pag-iisip, yung first proclamation ni Jesus, ano talaga ang gusto na mangyari sa mundo, sa mga tao na katira dito, is magbago ng isip sa pag-aari ng Diyos ay lumaki niya. Alright? So, yan po yung sabi ng Luke chapter 16, verse 16. Proclaim the gospel of the kingdom of God.
that's being preached and everyone. At kung maganda rito, no? And everyone is forcing his way into it. Everybody is everyone. Everyone is everyone. Mula sa mga batang nag-iisip na, tapos mga lalaga at binata na, nasa handbook na sila, tapos mga tatay-tatay na sila, mga lolo-lola na sila, everyone. Ang gusto nila, makapasok sila doon sa kingdom. Hindi nga alam talaga na inaalam ano pa yung kingdom sa ngayon. Kaya kung ano sa inyo, paliwanag nyo sa kanila kung ano yung kingdom. Hello? But everyone of them is forcing themselves. Kung wala dito yung tatay mo, natrabaho siya, kasama siya, gusto makapasok sa kingdom. Kung wala dito si Lola, kasi hindi naman talaga siya, kahit hindi niya kaya mag-sipa, hindi kaya siya makalakan eh. Kasama siya, sa gusto mo kapasok, forcing his way to the kingdom, and way to the kingdom. Amen? Ilan ang mga kamag-anak mo pa na hindi pa nakakakilala talaga ng kingdom? Hindi ka nila pinapansin minsan. Iyayayang mo sila, ayaw nila. Pero halukayin mo yung puso nila, gusto nila yung kingdom nila. Hello? Sometimes, hinahanap nila ang ginhawa ng usirap ng pakinundang sa pera. By the way, yung namin ang mahalaka pa doon, isa sa mga suggestion ko na tutulang ngayon ng week na tutis. Do not work for the money. Kasi if you work for the money, it means that the money is your boss. Kapag lagi ka naghahanap ng pera, sino ang boss? Ikaw yung pera. Or lagi ka nagtatrabaho, gumagawa ng pinigilos pa rin sa pera. Mga minamahal na kapatid, sabi ni Jesus, hindi kayo pwede yung maglipon na sabay sa dalawang Panginoon. Ano yung dalawang Panginoon? Si God at saka yung pera. Hindi niya isinama si Satanas. Hello? Diyos at pera. Hindi Diyos at si Satanas. Hello? Yeah. Sometimes, ang akala ng mga tao is, basta may pera na ako, okay na. Chiri-chiri na ako sa buhay. Alright? Pero ang totoo pala, ang pwede lang makasatisfy sa puso niya is yung kingdom ng Diyos. Hindi nila alam kung ano itatawag doon basta. Ang alam namin, kung nandun kami sa loob ng disco house, sayang dito, sayang doon, parang natin. Pero sa totoong buhay pala, ang hinahanap pa nila nila, yung makakasatisfy ng buhay nila, at palang yung makakasatisfy na tuloy ang paghahari ng Diyos. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5, 3 at saka 10, Matthew 5, 3 at saka 10. Alright? Sabi roon, blessed are the poor in spirit. Everybody say poor in spirit. Yung mga tao na iniisip na ako hindi. Hindi ako malalim sa pananampalataya. Ikaw ay candidate sa kingdom ni Lord. At totoo, hindi ako mahilig magsimba. Ikaw ay candidate sa kingdom ni Lord. You belong to those people that are poor in the spirit. At nangyari naman na ito may poor in the spirit kasi dala ng mga circumstansya ng buhay. Gusto mo talaga mag-chat sa kasi hindi pwede mo lang magbabantay doon sa ginabantayan mo eh. Sana wag dumating sa ganung punto. Pero may mga tayong talaga na a person can be poor in the spirit. Pero guys, kasama pa rin sila. Para sa kanila yung paghahari ng langit. Paano naman pastor yung mga pinapersecute?
tayo lumangit, baka may man. 10, verse 10, Matthew 5, 10. Matthew chapter 5, verse 10. Ano sabi niya? Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Yung nakakaranas ngayon ng persecution. Okay? Sabi ng Bible, ang mga righteous for the sake of the kingdom ay makakaranas ng persecution. Ano lang ako, yung curious lang ako, sino po kaya Christian ang hindi na persecute? Kaya nakalagay yan din sa mga, kaya nakalagay yan din eh. Every single one of us, siguro depende lang sa level. Ikaw talaga todo yung persecution mo, ano? Yung iba naman medyo slight lang, slight. Pero all of us has been persecuted. Pero mga minamahal na kapatid, okay na. Because sabi naman ang Bible natin, for theirs is the kingdom. Ito po yung logic. Basta nakita ko lang po doon is blessed. Everybody say blessed. When you are under God's kingdom, you are a blessed person. At salamat sa Panginoon dahil kung nandito na tayo sa kingdom ni God, guys, it is exactly what we are looking for. Nabalitaan niyo na ba yung mga 13 years old na babae ay naganap? Pero pa mas bata pa rin, no? Pero po, 13 years old yung babae na anak. Kasi ang nasa isip niya, ang idea niya, doon siya magkakaroon ng happiness, satisfaction, kapag siya ay meron ng nobyo. Alright? At totoo, no, ang inaanap niya is yung makabilang siya sa buhay niya. At yung tunay sa satisfaction. At sa atin naman, mga minamahal na kapatid, kapag you are not feeling satisfied, hindi pa yung kingdom ni Lord. Nothing on this planet can make us satisfied. Marami sa atin, kung hindi man tayo lahat, hindi natin naintindihan yung sinabi ni Pastor. Nothing in this planet can make us satisfied. Kaya yung nagbigay ng satisfaction sa atin, hindi taga planet Earth. Hello? Kung paanong sa langit, ganun din sa lupa. Hindi siya taga lupa. Nagalangit siya. At talaga makakapagbigay lang ng satisfaction sa atin is yung mga bagay na hindi dito galing sa daigdig. Sabihin mo na kung ano alam mo na mga bagay dito sa mundo, hindi niya kaya ibigay ang satisfaction sa iyo. Alright? The only person who can satisfy us is Jesus. Saan galing si Jesus? At yung kanya paghahari. Hindi tayo ay kanya mapaghahari. Pero basta, hindi ba si Jesus nasa heaven na nasa kanina ng anak, kaya nga kainiwan ang Holy Spirit? Pastor, sino ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit is Jesus Unlimited. No, kung si Jesus pa rin ang nandito sa mundo, mga minamahal na kapatid, pag si Jesus nandito sa kanyang buong pagkatao, hindi siya, hindi pwede nasa Amerika siya pag nandito siya sa bangba. Kung si Jesus ay nandito pa sa kanyang pagkatao, hindi pwede nandito siya sa bangba at sa bagong bayan at the same time. Hello?
Kaya dumating ang Holy Spirit. Because Holy Spirit is Jesus unlimited. Pwede siya nasa Canada, nasa China, nasa Uruguay, nasa Timbuktu, at the same time, nandito siya kasama natin ngayon. Kaya nga mga minamahal kapatid, in God's kingdom, the most important person is the Holy Spirit. Marami pa tayo natalakay na God's kingdom, no? Kasi ang Holy Spirit ang pinakagobyerno ng paghahari ng Diyos. Siya yung gobyerno ng from heaven, ibinilan dito sa lupa. So mga minamahal kapatid, be sure you are always listening on the Holy Spirit. Kasi siya lamang yung gobyerno na ipinadala ng heaven dito sa lupa. Si Jesus po, dito lang po ako magtatapos para makuha ko yung attention nyo. Magkagal pa siguro yan. Si Jesus po ay naparito hindi para mamatay sa krus. Hindi para ipako sa krus. Hindi para muling mabuhay. Hello, nandiyan pa ba kayo? Lahat na yun ay ginawa ni Jesus at marami pang iba for us to have the Holy Spirit. Hello! Manalim tayo, no? Sabi ba sa inyo? Si Jesus ay naparito sa daigdig at ginawa niya ang lahat ng ginawa niya first and foremost para ang Holy Spirit ay makatira sa iyo at saka sa akin. Be sure you are you. The Holy Spirit is your friend. Be sure that you are always listening. Kung minsan yung taong in-ignore mo palagi, hindi ka nalang parang kikialaman. Totoo ba yun? Pag may taong run, diba? Tapos, nakita ka na naman niya, may ginagawa ka mali, run. Kaya in-ignore mo, you keep on ignoring him. Tapos tingin niyo, ang Holy Spirit, pag lagi mo siya in-ignore, siguro, tatahimik na lang siya, no? But he is there. Hello? Yeah. Kaya mag-alala, may libro po ako niyan. The most important person on earth is the Holy Spirit. Kasi ang Diyos Ama, ipinadala sa Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, ay para ang Holy Spirit ay manatili sa akin at manatili sa inyo. Kaya today, the Holy Spirit is the most important person on this planet. Parang ayaw niyo. Parang ayaw niyo. Ayaw ko nga, basta ako naniniwala ako kay Jesus, ang ganda na lang ako. Pero ngayon umaga, sinasabi ko sa'yo, lahat ng ginawa ni Jesus para sa'yo, ginawa niya yun. Para ang Espiritu Santo ay dito sa atin. Para mabantayan ka niya on the days of your life. Siya yung katangi-tangi person na contact sa planetang ito patungo doon sa mundo sa mundo ng mga divine. Okay? Ng mga angels na serapis at mga angels. Alright, kaya mga minamahal na kapatid, what is the most logic idea you can do to your life? Seek first God's kingdom. Manalangin tayo. Panginoon, alam ko po, it is very, very sure na ang kailangan namin.